Grabe, sobrang sobrang ano, sobrang ganda nitong life messages para sa inyo. We have the King of Verses and the Akashic Field. This is a fire sign energy, guys. Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaring meron din kayong fire element sa inyong natal chart. For some of you may be dealing with another fire sign, pero this is you on top of your game, no? Ibig sabihin nito, super motivated kayo, guys. Super hyped, super mataas yung energy level nyo, especially after taking a break. Hello guys, hello Pisces, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is OOTM, Oracle of the Month para sa Pisces, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Meron tayong tatlong set ng decks dito guys. Ito yung para sa spiritual message nyo, ito yung para sa life messages, and then ito naman yung para sa love life nyo guys. Combination ng positive and negative, general reading lang, pwede mag-resonate, pwede hindi. Kung ano yung message na naka-resonate kayo guys, take that message, okay? So, unahin natin yung spiritual message sa inyo, guys. Tingnan natin yung gustong sabihin sa inyo ng inyong mga gabay. Take a break, mga kapixie. A life's work, not a season. Get off the treadmill. Ibig sabihin ito, guys, magpahinga. Okay? Although, for some of you, baka nakapagpahinga na kayo, especially nung nagdaang summer, no? Kasi, syempre, summer, di ba, pahinga. Most of the people, kapag ganong season, doon sila nag-leave, nagpapahinga, ganyan, nag-outing, nag-reunion, kasama yung mga pamilya nila. Pero, if in case na hindi nyo pa nagagawa, mga kapiksi, and baka ngayon lang, kasi yung iba, ngayon lang yung bakasyon eh, di ba? Kung may mga anak kayo, ganyan. Baka ngayon lang sila nagbabakasyon. Kaya pwedeng ngayon pa lang kayo makakapag-outing or makakapag-travel or whatever guys, kahit anong bakasyon. Hindi nyo naman kailangan mag-travel para magbakasyon. Just simply rest, no? Magpahinga lang kayo, guys. Kasi kailangan nyong mag-recharge ng energy. Syempre gusto natin yung mga masisipag, 'di ba? Palagi nga natin kayong in-encourage na maging masipag, mag-persist sa buhay nyo, ganyan-ganyan. Pero equally important, guys, yung pagpapahinga. Huwag natin yung ipagkait sa sarili natin, no? Important 'yan, kailangan 'yan, equally important, guys, no? So, sa mga kapiksi natin na baka ito na yung pagkakataon para makapagpahinga kayo, bigyan nyo ng importansya yung pagpapahinga para makapag-recharge, makapag-distress, di ba? Para hindi na, para mawala. Baka sobrang stress na kasi kayo sa trabaho, di ba? Sa buhay nyo, deserve nyo naman na maglibang-libang din. Deserve nyo yan dahil masipag kayo, masikap kayo sa buhay. Deserve nyo bigyan ng break yung sarili nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. I-mind nyo na rin yan, guys. Mind travel, mind bakasyon, mind rest, ganyan. Ito naman yung ating life messages for you. Shuffle ko to, guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng Abundance Video Course? Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali! Mag-send na ng email sa pinoypixietaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong promo ngayong May until May 31. Pwede kayo mamili kung gusto nyo ng 1 free pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount. Sa lahat ng mag-avail ng course, guys, until May 31 only. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. Kung meron kayong mga specific na gusto nyo i-manifest sa love or sa career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me.
Grabe, sobrang ganda nitong life messages para sa inyo. We have the King of Verses and the Akashic Field. This is a fire sign energy, guys. Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring meron din kayong fire element sa inyong natal chart. For some of you, you may be dealing with another fire sign. Pero this is you on top of your game. No, ibig sabihin nito, super motivated kayo, guys. Super hyped, super mataas yung energy level nyo. Especially after taking a break. Kasi diba, minsan or most of the time, kapag nagbabakasyon tayo, pagbalik natin, pagkatas ng resting period nyo, kapag tas nyo magpahinga, mas renewed yung energy nyo, mas mataas yung energy level nyo. And that's what's going to happen kapag nakapagpahinga kayo. As in, you feel so inspired, mga kapiksi, punong-puno ka ng inspirasyon, ng motivation. For some of you guys, you have a lot on your plate, pero ibig sabihin, marami kang gustong gawin, pero caring-caring mo, no? Kumbaga parang kayang-kaya mo, caring-caring mo, napakadali para sa'yo, wala kang reklamo, and parang mataas yung energy reserves mo, marami kang nakareserbang enerhiya, mga kapiksi, hindi ka napapagod. And ang good news pa sa inyo to, guys, ito yung sobrang lawak na resources, sobrang lawak na blessings yung nakaantabay sa inyo, mga kapiksi. For some of you, maaaring na-experience nyo na itong mga malalawak na pagpapala, no? Parang unlimited resources yung ibinibigay sa inyo or yung ibibigay sa inyo ni Universe, mga kapiksi. Grabe ito. Ibig sabihin nito, guys, parang unlimited, walang limit, no? Walang limit. Kumbaga, sky is the limit or even the sky, it's not a limit for you. Ibig sabihin, walang katapusang pagpapala ito, mga kapiksi, na pwede mo ma-experience as long as you keep on going and going and going and going, mga kapiksi. Okay? That's why palagi ko sinasabi sa inyo, huwag kayong susuko. Mag-persist kayo, magtiyaga kayo sa buhay nyo. And it's not just hard work sa inyong physical reality. Sabayan nyo ng pagdadasal, mga kapiksi. Napaka-powerful ng prayers. Prayers and affirmation. And syempre, guys, yung positibong mental diet. Kasi yung positibong mental diet, again, explain ko na naman, no? Although paulit-ulit ko na siyang na-explain, pero may mga bagong viewers tayo. Yung pagkakaroon ng positibong mental diet, guys, para kayong umaapak sa gas kapag kayo ay nagmamaneho ng kotse. Pag nakaapak kayo sa gas, anong mangyayari? Aandar yung kotse nyo. So, yun yung role ng pagkakaroon ng positibong mental diet sa buhay. Kasi sometimes, or most of the time, and this is true, no? This is not just a bluff. Kahit sa mga comments, guys, nababasa ko yan. Kapiksi, bakit ganun? Dasal naman ako ng dasal. Masipag naman ako, pero bakit minamalas pa rin ako? That's because of your mental diet, mga kapiksi. Okay? Ibig sabihin, baka nag-e-effort ka nga, pero super nega ka naman. Puro reklamo ka naman sa buhay mo. Negative yung mga assumptions mo. So, definitely, kapag ka ganun, wala talaga kayong pupuntahan. Ibig sabihin, yung paa mo hindi nakaapak sa gas, kaya hindi ka umaandar. Okay? Yun yung madalas na nangyayari kapag kayo ay nega. Sayang. Sayang yung mga pinagdadasal nyo. Sayang yung mga effort nyo kung kayo ay nega, mga kapiksi, kasi wala kayong pupuntahan. Pero kung nagdadasal ka na, kumikilos ka pa, tas positibo yung mental diet mo, doon ka talaga, guys, makakakita ng magandang resulta sa buhay mo. But syempre, it takes time, diba? It takes time, depende dun sa distance na gusto mong mapuntahan, pero unti-unti, at least umaandar ka. So, yun yung nagagawa ng pagkakaroon ng positibong mental diet, mga kapiksi. Alright? So, ito guys, i-mind-mind mo na yan sa comment section, no? Mind, malawak na blessings. Mind, maraming blessings. Mind, unlimited blessings, guys. Kasi parang unlimited talaga yung blessings na pwede nyo ma-experience, mga kapiksi. Okay? I'm so happy for you, Pisces. And yung next message nyo naman, guys, is para sa love. Dito naman, guys, sa deck na to, titingnan natin yung mga mensahe sa inyo ng inyong mga partner o specific person. And habang sinashuffle ko to, guys, no, magkakaroon tayo ng panibagong video course, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. So, coming soon yan, guys, malapit ko nang i-launch. Sana umabot ngayong May, kung hindi, baka June. Para sa mga nakaka-experience ng third party sa relationship nila, mga kapiksi. Abangan nyo yung announcement. So, eto na guys, yung message sa inyo ng inyong person. Eto medyo
makabagbag damdamin. Sabi ng person mo, we both know I am not the one for you. I know I messed up everything. So, nag-messed up siya big time. Ibig sabihin, meron siyang pagkakamali. Pwedeng siya yung naging dahilan. Ano no, this is nice kasi inaako niya yung kasalanan. Ibig sabihin, aminado yung person mo dun sa kasalanan na nagawa niya. Pwedeng nasira yung relasyon niyo dahil sa kanya. He or she is taking responsibility dahil dun sa nangyari sa sitwasyon niyo. Alam niya, no? Na nag-mess up siya big time. And para sa kanya, we both know I'm not the one for you. Para sa kanya, alam niya na hindi siya karapat-dapat para sa'yo. Hindi siya karapat-dapat sa relationship niyo. Hindi siya karapat-dapat para sa pagmamahal na binibigay mo sa kanya. So, applicable to kahit anong klaseng relationship niyo. Pwedeng in a relationship pa kayo, pero nagkakaproblema kayo. Pwedeng hindi kayo nag-uusap, ganyan. Pwede naman na no contact na talaga kayo. Pag no contact na kayo guys, ibig sabihin lumalayo na itong person nyo kasi guilty na ito, no? Kinakain na ito ng kanyang hiya, ng kanyang konsensya, kaya ito umiiwas na sa'yo, kaya ito lumalayo na. Especially kung hiwalay na talaga kayo kasi alam niya na, no? Kumbaga parang 100% aminado siya na mali siya and ayaw niyang itama. Kumbaga, lalayo na lang siya para hindi niya, siguro para hindi ka na niya masaktan or hindi pala, hindi na lalo lumala yung gulo nyo, mga kapiksi. So, either way, again, applicable siya kahit ano pang status ng relationship nyo. Pero ang maganda dito, although hindi niya direktang sinasabi sa'yo, inaako naman niya yung mga kasalanan niya sa'yo. Okay? Alright, so yeah. It's, itong mga ganitong mga salita, yung mga kapagpagaan ng kalooban nyo minsan kasi matututo kayong mag-let go dun sa mga person nyo guys. Alright? Okay. So, comment down below mga kapiksi if naka-resonate kayo and saang message ba kayo naka-resonate dito ba sa life messages, dito sa spiritual messages, life messages, or dito naman sa love life. Comment down below mga kapiksi. Ito yung ating mga pampaswerte subliminal guys. Pakinggan nyo para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing and subscribing, and see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye bye.